morning. Nakatry ulit tayo ngayon. Ayan. Napansin ko lang may mga meron kasi ditong e-scooter na for rent. So, kailangan lang meron kang app. And then i-scan mo lang yung QR, pwede mo na magamit. Napansin ko yung mga users, yung iba siguro hindi sila ganun ka concerned sa unit after nila gamitin. Natambak na lang nila dun sa yung iba nga, sinasampa pa nila dun sa may fence. Ayun, so nakaka-disappoint lang yung ganun. Kasi syempre yung business owner, additional ano sa kanila yun, parang burden to maintain yung quality yung or efficiency nung scooters. And then yung mga users eh, dahil careless na mapabayaan nila. Pangangin lang ako ng gulong. So, hinahangin ko dito sa gulong ko is 32 PSI for a 27.5 na gulong. So, yun. Let's go! Ngayon, pansin ko nga, tinatambak lang ng ibang users yung scooter. Balita. Tapos ka. Saan galing? Patay lang. Ah, simba ka. Kami na pagsimba, may kami hapon. Ah. Tumain ako muna sila, misis. Nag-iikot-ikot lang ako. Oo, exercise. Umaga, lalo. Mas gusto ko naglalakad eh. Oo. Kasi buong katawan mo eh. Dito, binti lang, tsaka work eh. Dati, tumatakbo kami ni misis. Pinas lang. Galing kami sa 8th Street kahapon eh. Ah, meron. May akala ko may ano. Bumili lang kami ng halo-halo, tapos sabi ni Bogs, may nagbibigay ng bike. Nagbibigay ng bike? Oo. Binigay yung number, Sherwin din ang pangalan. Hindi kaya ako yun. Kinontak namin na ibigay na daw sa iba. Ah, sino kaya? Pero pinoy daw? Oo, pinoy. Sayang mo. Wala akong kilalang ibang Jeremy dito. Ikaw lang, Jeremy, kilala ko. Natalaman ni Jeremy, ikaw. Oo, kasi yung ang tawag dito, yung Pinoy na doon sa ano na. Ito yung number. Hindi nyo ito kasama yung mga ibang Pinoy, ikaw lang. Hindi, ayaw kasi nila mag-tun eh. Tayo, stay lang sa bahay. Oo, gusto nila mag-tun lang. Maganda exercise, lakad. Ay, lakad, takbo, bye. Kasi na lang exercise natin eh. Eh, ako lumalabas talaga ako kahit na... Oy, happy lakad ah. Ah, ingat pala, ingat.
wala ako kung anong tumutunog sa bike. Ayun ako. Yun palang stand na in-install ko. So yun. Kanina may nabutan akong Pinoy dun sa ano. Sa... on the way. Wait, wala na ulit yung tunog. Kinabahan ako. Sunday ngayon, so morning. Hello. So yung mga nagpupunta sa church, kami nila misis, mamayang hapon siguro. Ganto lang yung streets ng Armidale. Simple lang. Sa regional kasi madalas ganto yung itsura. Ganto yung setup ng mga towns. Very peaceful and quiet. Lalo na sa afternoon and weekends. Kasi maga nagpapahinga yung mga tao, and then yung iba prefer nila na mag-camping, magpunta sa beach. Yun yung trip ng mga puti dito eh, mag-fishing, ganyan. Yung ibang puti na-adapt na nila dito eh, fishing sila, ganyan. Hindi pa namin na-try. Pero yun, hopefully someday, one day, matry na. Sarap mag-bike dito.
pag Sunday. Wala masyadong tao pag Sunday sa streets. So, pwede lang mag-bike ride. Siguro after lang minutes, uwi na ako. Baka kasi hatid ko sa church si Rich at si Mom. Morning. Madalas dito lalin locals pag kami pedestrian na tamatawid nagigiveaway sila na kaya nila pumawid kasi priority lagi ng dito sa kalsada is yung safety ng mga tao. So magandang i-adapt yun lalo sa siguro sa Philippines yan yan. I-adapt natin yung ganun kasi may mga lalo dito may roundabouts. May roundabouts dito. So may iwasan yung accidents. Ito tayo. Nakapark dito ang mountain bike. Plano kong bumili ng ano, ng child seat na install dito sa bike. Para for example, ayaw mag scooter ni Rich or mag bike. Pwede ko siyang iangkas dito. Tapos, ayun. Pwede ko siyang isama sa rides. Lalo na pag si Ma'am eh wala na nasa work si Ma'am. Ayun. Tumawag yung isang Pinoy. Meron daw parang event sa may park malapit dito. Usually every last Sunday ng month merong ano may mga local produce or mga stalls, food stalls na sineset up dun sa park, yung malaking park dito. And then minsan may mga programs din, mga vintage cars yun dinidisplay dun. Pero mamaya pupunta kami para after church. Pauwi na rin ako. Ito ako dadaan. Hindi ko ka nang hinahabol na naman ako ng magpay kanina dun sa kapitang siya. Hindi ako tinigilan ng magpay kanina. Ang bihira. Siguro mga 5 na tries niya akong ano, 5 na times niya akong tinakit ko pato. Aray, garay. Favorite yata ako ng magpay. Ang daming bibi na tumatawid. Dito pangalat-kalat lang yung mga bibi. Yung mga kangaroos din. Yung mga kangaroos lalo sa mga mapupuno na areas dito, na locations dito sa tao. Morning. Morning. Kala ko Pinoy. Parang Pinoy yung isa. Lalaki. Yung babae. Local. Ayan. Yun yung scooter na pwede mo ditong i-rent through app ng isang provider dito. Yung Beam. Ayan, try kong yung sample ng scooter nito. Malaki siya dun sa kumpara sa mga average na scooters. Ano ko sa kabila? Baka habulin ako dito. Ipikot na lang ako sa kabila. Tapos sa dinaanan ko, hindi yung ano ng magpay. Ito yung next nila. Madaming magpays kasi hindi naman hinahunt. Ewan ko, siguro sa ibang area, sa ibang lugar. Pero dito hindi naman hinahunt yun. Ito ako galing kanina. Pero hindi ako liliko dun sa kaninang daanan kasi gawa ng magpay.
kabilang kalsada, malapit yun sa mga maraming pulis. Diba tayo sa may road? Paano may exercise ako ngayon? Tapos mamaya baka magbike ulit kami. Install ko na nga pala itong bagong phone mount ko. Yan, mas stable siya. Tapos ano siya, medyo naka-elevate ng konti kumpara dun sa isa ko. Yung isa ko in-install ko dun kay bike ni ma'am ni Annie. Yan, di ba kasi yung handlebar medyo naka-handle, so okay lang na hindi yung ilagay kung ito sa bahay. Yes, ito kami sa park. Ang pinu-food trip namin. Ano tawag dyan, ma'am? Dumplings. May nanunok akong ice. Ito naman, chicken okay satay. May peanut sauce. Tapos, milk, bubble tea, flat white, long black na coffee kay mami. Tapos lang namin sa church. Mm-hmm. Ayan, kanina nag-bike ako. Umuwi lang tapos nag-rest. Yan, yun ah. Yan, meron ulit ditong mga kaganapan. Local produce, mga foods. Hmm. Hmm? Nakakala ko nandun sa kabila yung cars. Ah, dun sa... No match. Yan, coffee na lang natin sa kaso konti na lang. Dry ng ano ko, ng face. Gawa ng lamig kahapon. Ngayon medyo mainit, pero yung hangin malamig pa din. Medyo maaraw pala, pero yung hangin malamig pa din. Yan o, tapos yung lips ko nagkakak. Pero hindi mapipigilan ang katakawan. Yan, nagbabike ulit si Ma'am Etsy Rich. Wala lang na siya magbike. Modify namin yung bike. Sige lang, bike. Ma'am, bakit? Modify namin. Lagyan na ng basket, busina, spokes. Ayan yung busina, yung pot-pot niya. Kasi yung mga stickers. Diba? Kabila busina. Tapos may black light pa, o. Pwede hindi nga ito ang hapit, o. Kasi, ma'am. Later! Ayan, sinusundan ko pa din silang dalawa. Hindi na ako nagdala ng bike para maalalayan ko si Rich. Uy, nako be! Saka si Ma'am, ayan si Ma'am. Ayan si Rich. Dito kami sa may field. Pahinga kami ngayon kasi pagod na ang dalawang makulit. Ayan. Si Rich. Saka si Ma'am. May parang natuna daw. Ayan o, ito yung bike ni Rich. Bike yan nung dati naming kasama sa bahay. Yan, inayos lang namin. Yes! Hello! Napayabang yan, may palawit pa. May papiesta pa yung bike ni Rich! May papiesta yan o. Kakulay ng shades niya. Ayan o. Kakulay ng shades niya. Pahinga yung dalawang alaga namin. Alaga ko pala. Na-injure yung kanang paa mo ba, ma'am? Dumali sa pedal. Tapos ako si Rich naman nalublob yung sapato sa tubig. Good job. Error. Diyan siya lang. Slider na kaya yan. Kaya niya. Nagpa-break na gaano nga siya ng brake. Kaya niya dalawa. Kasi ma'am, dito kami sa center. Yan. Natututo pa lang siya mag-ana. Brake!
Meg. Ops, gusto mo yan ha? Alalayan mo ng brake na yan. Tapos lang namin maghangin ng gulong. Ni Rich, madaling i-bike? Yeah. Eh, okay na yung hangin eh. Inangin na namin yung bike ni Rich. Ang tawa ng malambot yung gulong. Naatake ng magpay sa amin. Bug! Bug! Be! Inatake ng magpay si ma'am. Bug! Ayan. Hindi naman nila ka, ano yan. Ayun, nakaligtas si mami sa magpay. Nagdadak daw siya. Para daw hindi habulin ng magpay. Successful ang aking mga alaga. Hindi ko to kaya, diba? Kaya mo yan. Okay. Sa alalay ka lang ng brake. Ayun si ma'am. Tapos si Rich, buli ko lang. Bye na kami. Ang galing ng aking mga alagang bibi. Yan si ma'am, tsaka si Rich. Ayun, okay naman. Sulit exercise. Sulit. Thanks!